Nung pumasok po ako sa PEPMACO, ako po ay under agency at production helper lang po ang aking papasukan sana. Ngunit paglipas ng mga ilang buwan, ako po ay ginawa nilang operator, isang screw operator, kung saan ginigiling ang mga sabon ng bar department. Kalagayan po namin sa loob ng kumpanya ay halos kontraktual. Binubuo po kami ng tatlong agency, JER, BMS at Luxor. Mula January po, wala kaming pahinga, 12 oras ang pasok. Kung magka-holiday man, nagkakapasok pa po kami 8 hours. Yung mga chemical po doon, halos nakakasunog ng balat, nai-irritate. Tapos po, nung mabuo po ang union namin, yun nga po, gawa ng pagpapahirap sa loob ng mga bisor. Gusto mong mag-no-OT, hindi ka payagan, gawa ng wala daw pong papalit. Nagkaisa po ang mga manggagawa dahil umabot po kami sa 200 tinanggal. Matapos po ang pagtatayo ng piket sa kumpanya, nung umaga po ay hinarang na agad ng mga gwardiya ang aming pagkain, supply. At hindi po pinapapasok. May mga kasama po kami buntis sa loob na nalipasan na ng gutom. Marahas po ang naging karanasan namin dun sa aming piket. Nagkaroon po ng batuhan, nauna po ang mga gwardiya. Dahil po sa pangyayaring iyon, ako po ay nasugatan at nagkaroon ng 5 tahi sa ulo. At paglapit ko po sa mga babae, ako naman po hinataw agad ng malaking bato sa ulo nang ako po'y bumagsak sa simento, patuloy pa rin po ang pagbomba sa akin ng tubig hanggang sa ako'y makalayo sa mga gate. Sa mga mamayan ko, kapwa ko Pilipino, sana po ay suportahan nyo kami sa laban namin ito. Suporta man po na paki-boycott lahat ng variant ng Champion, Kala, Hana. Paki-boycott na lang po muna siguro hanggang matapos po ang laban.